Okay, standardization. Let's find out. So the benefit is magkakaroon tayo ng standardization. Anong cost? Anong kailangan? Alimbawa sa pasaporte natin, Republika ng Pilipinas. Okay. Lahat yan. In other words, all succeeding. Hindi retroactive yan. Hindi retroactive. All right, retroactive. Ano pa? Ano mangyayari sa Universidad ng Pilipinas? Magiging Filipinas rin? Walang cost yun? Walang extra cost? But the official name of UP is University of the Philippines. Yes. English is our second official language. Bakit natin papalitan yun? Kung gusto mong gawing Universidad ng Filipinas, you will need... saying that there's really no cost. Exactly. Well, there is very little cost. Little? Okay. Little cost. What is the little cost? Ganito lang po. Ang implementation po dun sa KWF resolution is gradual, selective, and non-compulsory. Pag naubos na yung present supply, okay, ang pinaka-immediate lang is perhaps the seal of the President of the Philippines. And it's really important to you. You really feel that it is, that it is, kailangan na kailangan ito kasi masyado tayong, meron na tayong 7,000 languages, meron pala tayo patatlong pangalan ng Pilipinas. Okay, isipin isa niyo, inyo, ano ang cost? Isipin niyo po, Professor Monzo, habang sinasabi nung dahan-dahan, hindi sapilitan na pagpapalitan, isipin niyo sa panahon niyo kung paano magkakaroon ng pagkakahati-hati, pananaw ang mga Pilipino. Sa ngayon lang po, meron ng mga survey, mag-isa Yahoo, na makikita po doon, napakaliit na 10% lamang ang mga Pilipino ang gusto po dito ng Pilipinas. Kung ang sinasabi po ni Tagapangulong Almario sa kanyang mga press release na ito po'y batis sa konsultasyon, gusto ko po sana malaman ngayon mismo kailan po ito at saan naganap. Hindi po kami nakonsulta dito sa puntong ito. Hindi kayo nang konsulta naman. Sino po? Kailan po ito at saan naganap? Well, unang-una, yung mga commissioners ng KWF ay language representatives. Sila ang mga kinatawan ng mga rehiyon at saka yung kanilang lingwahe or wika na ngayon ay nakaupo sa komisyon. Sabi nga po nila, mukhang hindi naman po praktikal sa ngayon nyo dahil may mas malalaki pa pong issue na dapat pagkukunan ng pansin ng KWF. Aha. And so ang sinasabi nyo, kailangan, wag mo nang pang-isipan yung P2F. Kabuhayan po kasi ang nakasalaray dito. Ayan, kabuhayan ninyo. Opo, aminin po natin po yun. In other words, I just want to make, hindi ba, this is a lobby because you are afraid of losing your jobs and your occupation. Isa po yes? yun. Isa let's, po yun. Opo. I mean, at least let's be very, very clear about it. Because alam ko, siyempre, palaging pinag-uusapan yung kultura, mawawala, etc. But in the final analysis, it's economic. What is the cost of putting F to P to F? Ang mangyayari po niyan, yung pong mga dokumento na ito ay maging parang, maging archaic na lang bigla, na kapag P, bigla ba yun? Ang inyong kwan is you are just rectifying. Ang sinasabi niya, hindi lang correction yan eh. Parang it is a major change. And you will never agree. Right? You will never agree. So ang punot dulo nito, Marnie and Phil. Ilang pangalan ang Pilipinas ngayon? Dalawa, tatlo, o isa? Ngayon dalawa. Tatlo. Filipinas, Philippines, Pilipinas. Okay. Dalawa lang po. Napagat yun lang po ang nakalagay sa Constitution. The Constitution was translated into Filipino by these people. So you cannot say that the Constitution said ito ay Pilipinas. It may be sad, etc. But the fact is, ang ating saligang batas po ay sinulat sa Ingles. Ang pang-translation iba, pero so hindi nyo masasabi na ayan ang sinabi ng Constitution. Ano ngayon? Ang sinasabi nyo pwedeng Philippines at saka pwedeng Filipinas. Hindi, pero sinabi ni Almario, ayun ang kailangan umali, mapatay. Yun ang kanyang, Philippines. Yun ang kanyang kampanya ever since. Pero hindi yan ang resolution. But ngayon sa resolution, it's silent on that. In other words, he is going further than the resolution of the KWF. That's his personal campaign. The question is, we will still have dalawang pangalan. Philippines and either Filipinas or Pilipinas. And for that, we're going through all this, right? Through all this because
may nagagalit na bakit kailangan palitan ang P sa F. Ang question ngayon, sa wala kayong problema, ang turismo, yung kampanya, it's more fun in the Philippines. Ngayon ba magiging it's more fun in Filipinas? Hindi kailangan kasi it's written in English. Pwede po akong magtanong ng isa lamang? Okay, sa Makati, official po. Sa Makati po, pag English ang gagamitin, University of the Philippines. Tama po. Lalo pag ngayon, Pilipino, Universidad ng Filipinas. Ako? UF. Palagay ko, hindi sa clown ng KWF yan. Because UP decides its own name, if it doesn't want to translate University of the Philippines, it will not translate. It has only one official name, University of the Philippines. Ang UP ay hindi nyo po sako, pero ang bunsong Pilipinas ay ginugulo nyo ngayon sa pangalan ng bansa. Ah, ginugulo. Ang UP hindi nyo masakop-sakop. Okay. Samantalang ang buong bansa ay ginugulo nyo ngayon. Unfair yan. Nanonood sa atin I ngayon. I think unfair yan. Sa palagay nyo ba, ang pagpapalit o hindi pagpapalit ng isang titik sa pangalan ng Pilipinas o Pilipinas ay magkakaroon ng will it make a difference sa ating nationhood? Yes. Sa ating pagkakakilala sa ating bansa? Yes or no? Yes. Sa akin po, ang P at F ay wala. Maliban sa magiging paurong lamang kapag ginawang F. Pag-urong? Pag-urong po. Ikaw naman, Marley, ano ang sinasabi? Mas makabuluhan yung F kasi nanggagaling sa kasaysayan niya. Hindi paurong yan. Okay. Mm. So, mas meaningful. Meaningful doesn't mean retrograde.